tubig, kundi husto sa lahat, pati na mga upholstery, furnitures, fully furnished, kompleto lahat ng bagay at gamit. Mula sa sala, bedroom, dining room, kitchen, comfort room, may servant's quarter pa, pati mga silid na pangbisita, pati ang inyong patio, ang inyong bakuran, may mga puno na hindi nyo itinanim. Ngunit kumuhaan nyo ng bunga. We are not deserving for all of this. Pero ito yung inihanda ng Panginoon sa atin. Hindi natin binili, hindi natin pinagpaguran. Pero sabi ng Panginoon, ito ang ibibigay ko sa inyo. Sa world, para magkaroon ka ng bahay o gamit na hindi mo pinagpaguran, siguro sasali ka sa mga contest, di ba? Maraming pa contest na may mga Camellia Homes na premyo. 1 million or bahay at lupa. At maging doon sa mga taxes natin. Pagka yung mga pinamili natin, tinext natin yung resibo at yung amount ng pinamili, pwede kang manalo ng 1 million, di ba? Pero, yung mga ganyan na dream ng lahat na siya'y manalo, it is 1 in a million ratio. Sige nga yung mga pumipila sa mga TV stations para matanggap ng magkaroon ng premyo. Sabihin natin, sa bahay ni Kuya, gaano karaming pumipila doon? Napakaraming tao, di ba? Kaya nga 1 in a million ratio na manalo ka ng 1 million o ng lupa at bahay. Pero sa ating Diyos, binibigay niya ng libre ang lahat para sa kanyang bayan. Amen. Libre mula sa ating Diyos. Higit nyo nang ibibigay ng ating Diyos. Amen. Higit nyo nang sa Panginoon. Noong matagal na, may napanood kaming isang TV program na ang premyo sa makasasagot ng tanong ay 1 million. Isang lalaki ang naalis na yung kanya mga ibang contender sa nang siya natira. Ngayon, ito yung tanong ang sabi sa kanya. Sa banal na kasulatan, sa aklat ni Isaias, verse 3, ano ang pangalang ibinigay sa talatang iyon? Eh, Kristiyano yung contestant. Nangyari, nag-isip pa siya. Ting, ting, ting. Pagdating na ika-6 na ting, sabi niya, my hair shall have bas-bas. Nasagot niya, nagulat ngayon, sina Joey, Tito Vic and Joey, nagulat sila. Paano man ang sagot yan? At ang sagot niya, I am a Christian. At nagbabasa ako ng Biblia. Alam niyo ba ang kahulugan nung my hair shall have bas-bas? The enemy shall soon be destroyed. At hindi ito isang pangkaraniwang kwento sa atin ngayon, may sinasabi ang Diyos. Amen? Kung sino man dito may karamdaman na ginagapos ng Diyos, kung sino may kahirapan na ginagapos ng kaaway, sabi ng salita ng Diyos, my hair shall have his bas. The enemy will soon be destroyed. Amen! Inihintay na mapasakit ang Diyos ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ibinigay sa kanyang kanyang na-premyo, 1 million, and he gave it back the credit to God. Tinanong siya, anong gagawin ko dyan? Ibibigay ko po agad ang para sa Panginoon. Nakakatuwa, nakakakilig ng puso pag nakakilig ka ng mga Kristiyano na pinagpapala ng Panginoon. Di niya pinagpaguran, di ba? Di niyo binili. At sasabihin natin tayong lahat, maging siya hindi deserving. Pero dahil sinabi ng Diyos ang kanyang bayan, ay bibigyan niya ng mga bahay na hindi niyo itinayo, may pera siya pabili ng bahay. That was, siguro, mga 10 years ago. Malaking bahay na yun, kahit kalahati lang ang gastusin niya doon sa pera niya. Ang mga Israelita sa panahon na yun, they were moving into a land na kung saan ang mga naninirahan ay hinatulan na ng Diyos, itina
inamoy ng Diyos at pinawasa ng ating Diyos. Para ang pangako ay kampi ng mga Israelita. And now, the promise of God is theirs. And now, the promise of God is ours. Sabi sa 3 John 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper, be in health, even as your soul prospereth. Sabi, I wish that you may prosper financially, be in health physically, even as your soul prospereth. Pero baliktad po yun. Ang ibig pong sabihin talaga doon, kapag sumasagana kayo sa espiritual, kakampin ninyo ang kagalingan, kakampin ninyo ang mga pinansyal na pagpapala, ang unang step, sumagana kayo sa espiritual na buhay ninyo. Amen? Kaya nga, ang promise ay para sa atin. Yung spiritual na promise, undeserved salvation pa rin tayo, di ba? Kasi, the wages of sin is death. Tayo mga nagkasala, dapat ang hatod sa ating kamatayan, spiritual. Pero, dumating ang Panginoong Jesucristo, at siya binigay sa atin ng Ama na sukat natin ikaligtas. Undeserved salvation, ang physical natin, marami namang mga doktor. Pero madalas sasabihin ng doktor, pagpasa Diyos na lang natin, then alam nila, tanging Diyos ang makapagpapagaling ng ating mga karamdaman. And financial, anong sabi ni Lord? Siya ang source ng ating lahat ng supply. Philippians 4 verse 19. Tanda natin, ang regalo, ang kaloob ng Diyos ay libre. Amen? At dahil kaloob ng Diyos, masira pa ng maraming mga bahay ng ibang tao, yung bahay na binigay sa atin ng Panginoon, it will outlast every house in Canaan's land. Kasi mula sa Diyos at para sa atin, at ito'y libre. Amen? Libre lahat para sa anak ng Diyos. That is the test of love. Kung mahal mo ang Panginoon mo, pagpapalain ka niya. Isa pa kay Mary sa John 12 verse 3. Binahira niya ng pabango ang paa ng Panginoon. And this is a beautiful, beautiful type of love. She gave her best out of love. Pinunasan pa niya yung paa ng Panginoong Yesus ng kanyang buhok. At ang pabango, ang sweet fragrance ng pabango na ibinuhos niya ay dala-dala ni Mary saan man siya magpunta. Wherever she went, people are aware of her sweet aroma. And so, sa akin man, ang kapatid, pag minahal mo ang Panginoon, totoong mahal mo, ano man ang nangyayari, may problema man, may suliranin man, hindi ka titingin ng pagmamahal at paglilingkod sa kanya. Saan ka man pumunta, kapatid, maaamoy ng mga tao ang sweet aroma ng pabango ng pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, saan man mapunta ang babaeng ito, laging pag-uusapan ang kanyang ginawa para sa akin. Amen? Dadalhin natin saan man tayo magpunta yung sweet fragrance. Wherever we go, the sweet fragrance of our love for our Lord Jesus Christ, the sweet fragrance of the presence of our Lord Jesus Christ. At ang ikatlong test of truth. Doon sa Zacharias 3, makikita natin ang kasaysayan doon ni Joshua. He came to God's presence and the devil accused him of his sin. Wala naman talagang hindi naging makasalanan sa atin, di ba? Lahat tayo naging makasalanan. At parang hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Pero, ang sabi ng Panginoon sa ulang 1:7, ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang naglilinis, nagpapatawad, tumutubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Satan is accusing him. Makasalanan yan eh. Bakit makakarating sa presence mo? Makasalanan yan eh. Yan saserdote yan, makasalanan niya. Ngunit ang ginawa ng Panginoon, pinabihisan siya, pinalinis siya, pinabihisan siya ng kasuotan ng isang saserdote. At tayo man, as we come before God with our
may pangtubos ang Diyos sa atin. May panglinis ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang panglinis na yan, ang pagtubos na yan, ay ang Diyos na nasa krus, who is more than willing to redeem us. Satan is always standing accusing us. Pero ipinakikipaglaban tayo ng Panginoong Hesukristo sa harap ng Ama. At kahit gaano man kadumi ang ating mga damit, ang sabi ng Panginoon, I will fully clothe you with the garment of salvation. Hallelujah. Naalala ang kasaysayan? Bibiyang nungi? Minsan nagsusulat siya sa kanyang mesa. Dumating si Satanas. At sabi ni Satanas, tumigil ka na at patakaban at banal ka. Ang dami mong kasalanan sa Diyos. Marami kang kasalanan. Huwag kang mangaral. Hindi ka karapat-dapat mangaral. Marumi kang tao. Masama kang tao. Ginawa niya, kumuha ng papel. Sabi niya, sige, dikta mo. Lahat ng kasalanan ginawa ko. Dikta, dikta si Satanas. Dikta. Sige pa, ano pa? Mula pagkabata, dinikta ni Satanas. Tanda natin, tayo ay recorded in heaven, pero kilala din tayo ng mga jamnong yan. Dinalikta ng papel, sulat, lahat ng kasalanan ginawa. Tapos ka na ba, Satanas? Wala na akong maisip eh. Tinaas ng lalaki ng Diyos ang papel. Kumuha ng tintang pula, binusa ng papel kali-kalila. Ngayon, may nababasa ka pa ba? May nakikita ka pa ba? Nakasalanan ginawa ko? Sabi ni Satanas, binusan ko ng tintang putak pula eh. Sabi niya, lahat ng aking kasalanan, pinatawad, nilinis sa pamamagitan ng dugo ng aking Panginoong Hesukristo. And now I am clean, now I am free to worship and serve the Lord my God. Ganun po tayong lahat. Walang pwede ipang blackmail sa atin ang sanlibutan. Though your sins are scarlet, they will be white as snow. Sabi sa Isaiah 1 verse 18. It is all because of our Lord Jesus Christ. Pag kinilala natin ang Diyos na siya ay ating manlilikha, wow, you will admire Him. Dahil kahanga-hanga ang likha ng ating Diyos. Maging ang siyensya, humahanga sila. Sa lahat ng gawa ng ating Diyos, perfect ang lahat. Maging yung ship, yung Ark ni Noah, perfect ang engineering style. Lahat ng gawa ng ating Diyos, hinahangaan ng siyensya, perfect. At tayo man, when we recognize God as our Creator, we will admire Him. Anong mga nilikha ng Diyos? Nakikita niyo ba ang ganda ng mga bulaklak? Nakikita niyo ba ang ganda ng kalikasan? Nakikita niyo ba yung firmament na napakaganda? Alam niyo ba yung ginawa ng Panginoon kung paano niya iniiwalay ang tubig sa lupa upang tayo makapanahan sa lupa at hindi tayo malunod sa tubig? At meron din tubig sa pagitan ng lupa at ng kalawakan. Sabi nga niya kay Hob, narito ka na ba? Nang itatagong patibayan ng sanlibutan? Alam mo ba? Kung kailan pumapatak ang niebe, alam mo ba? Kung paano kumakain ang mga hayop sa parang, alam mo ba? Walang alam. Walang alam si Hope. At maging tayo, hindi natin alam ang maraming bagay. Admire Him. As your Creator and the Creator of the universe, when you recognize His wisdom, you will learn from Him. Amen? Di ba masarap matuto kay Lord? Amen? O Sister Gigi, ang dami mo nang alam na luto. Natuto ka ba kay Lord? Amen. Kapag ang kinilala natin yung wisdom niya, matututo tayo ng maraming bagay. When we discover His strength, you will rely on Him. Pag alam natin kung gano'y yung lakas niya, magdidepend tayo sa Kanya. Dahil tayo mahina, sabi ng awit, Lord, I am weak, but Thou art strong. Pwede natin ipagpalit yung ating kahinaan sa Kanyang kalakasan. Pero maraming tao, bago lumapit sa Panginoon, tinatawag na ng Panginoon ang sinasabi, distansya, Lord.
distansya, amigo. Ayaw ko pang iwanan ng comfort zone ko.